on my part, pero para po akong nagulat eh. Nagulat po talaga ako na makakaharap po itong taong ito. Bakit kayo nagulat? Eh kasi po, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klase ng mataas na tao. Yan. Salamat, Attorney David. So, bago ako dumako sa mga tanong para sa bawat isa sa inyo, meron po ba kayong gustong sabihin sa komiteng ito? Attorney Galicia? Madam Chair, mga ginagalang po nating mga senador, unang-una po ay pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero hindi po ako masyadong nakakapanood ng mga Senate hearings. Hindi rin po ako masyadong aware sa mga issues dahil marami na po akong hinahandle na mga personal cases ng mga clients ko. So, ang una ko pong gustong sabihin ay in truthfulness po, hindi ko po alam na may warrant si Mayor Alice ko. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo makukumbinse, pero yun po ang totoo. Pangalawa po, kung may driver's license. Okay, itatanong po namin iyan mamaya konti kung dahil importante po, bago si St. Joel, importante po yung sinabi niyong hindi niyo alam kung siya yon or hindi siya yon. Dahil seryosong legal service ang ginawa niyo para sa kanya pag notaryo sa dokumento. And I suppose, bawat abogadong magnonotaryo ng dokumento ng isang affiant or isang kliyente, kilala yung taong yon na siya talaga yon. So for the record, at babalikan ko po sa tanong ko mamaya. Madam Chair, Joel, just one question po kasi just to be clarified, Attorney Galicia, nakita niyo po, sinasabi niyo, nakita niyo po itong Alice Go na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Is that a correct statement, Your Honor? Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. So, ibig sabihin po, in-assume po ninyo na siya ito na nagpunta sa inyong opisina at nagpanotaryo po sa inyo. Alam nyo po siya yon. Kasi yun yung una, di ba? Kasi kung alam nyo na hindi siya yon, hindi nyo gagawin yon. So, alam nyo na siya yon, nagpunta, nagpakita sa inyo, kaya nyo po ninotaryo. Tama po ba yung sagot na yun? At attorney, sabi nyo hawig. So, hindi kayo totally unaware sa mga hearings or kahit sa mga paglimbag ng photo ni Alice Go sa mga dyaryo. Hindi nyo totally, hindi naririnig ang mga balita sa radyo dahil nasabi nyo pong hawig niya. So, alam nyo yung pagkakamukha ni Mayor Alice. Nakikita naman po talaga yung itsura ni Mayor Go sa mga dyaryo, sa internet. Nakikita ko naman po talaga. Pero talaga ho yun lang, ang aking perception. Mahirap po yata kasi, attorney, no? Dun muna tayo dun sa araw na August 14. Hindi po pwede na perception yung magiging batayan mo bago mo siya inotaryo. Dumating po yung tao, nakita mo po siya, kung ano man yung personal na mekanismo na iyong ginagawa bago ka magnotaryo, ginawa mo po yun. So, nung nakita mo po siya, alam mo na siya si Alice Go. Is that yes or no? Attorney, bago nyo sagutin, the chair would like to acknowledge the presence of the St. Gray. Salamat sa pagdalo. Please proceed, Attorney Galicia, sa tanong ni St. Joel. Tinanong ko po kasi siya eh. Mayor Alice ko, sabi niya sa akin, Alice na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. And that alone, yun na po yung pinaka fact-checking ninyo bago kayo magnotaryo. Dahil sinabi niyang siya si Alice, okay na? Ganun lang po ba yun? Sa totoo lang po, siguro error nga on my part, pero para po akong nagulat eh. Nagulat po talaga ako na makakaharap po itong taong ito. Bakit kayo nagulat? Eh kasi po, hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganung klaseng mataas na tao. Yan, itatanong ko sa inyo yan mamaya konti. Wala ho bang nag-utos sa inyo? Basta ho,
Basta na lang, dumating yung pagkakataon na dumating po siya sa inyong lugar, pumunta siya, at nagpanotaryo, o may tumawag ho sa inyo beforehand na may darating at magpapanotaryo sa inyo, pwede ho bang banggitin nyo lang sa committee yung pangyayari, attorney? Meron lang pong nagsabi na kakilala na pumunta po ng opisina ko at hinihintay daw po ako para magpanotaryo. Sinong kakilala po yun? Yun pong, ang alam ko pong pangalan niya talaga, Alan. Alan ano po? Hindi ko po alam ang apelyido. Yep. Anong pagkakilala niyo dun sa Alan? Kasama ko po, ang alam ko po, kamiyembro ko po siya sa isang organisasyon. Aling organisasyon po? Yun pong aking religion. Ano pong religion niyo? If you may. Pwede ko ba bang hindi sagutin? So, kasama nyo po sa isang relihiyon, si Sir Alan. Opo. Pero hindi nyo alam ang kanilang apelyido. Hindi ko po alam ang apelyido. Okay. So, base po doon sa pagkakakilala nyo kay Alan, yun po yung dahilan kung bakit nyo in-entertain si Alice doon sa inyong opisina. Ang wala ho talaga akong alam na magpapanotaryo po siya ng kung sino. Ang sabi lang po, ay magpapanotaryo daw. At saka kanina po, attorney, tinanong ni St. Joel yung tungkol nga dun sa pagpapanotaryo nung Alice go sa opisina nyo. Pero actually, hindi sa loob ng opisina nyo, di ba? Dun lang siya sa sasakyan niya, yung opo. Alice di umano na yon. Opo, dun lang po. Regular ba kayong ganyang magnotaryo na hindi nyo pinapapasok sa opisina? At saka 7 p.m., gabi na po. Gabi na po. Oh, may ganyang... Parang may ganyang special consideration ba kayo sa lahat ng mga kliyente nyo na pag magpapanotaryo, okay lang kahit gabi na, past office hours, tapos ni hindi papasok sa opisina nyo at dun lang nasa sasakyan niya? Actually po, parang nahiya po ako na pababain at paketin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Bakit naman kayo mahihiya? Kami pong lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, bababa kami sa sasakyan, aakyat sa opisina dahil meron kaming hinihinging serbisyo sa inyo bilang mga profesyonal. Baka po. Na starstruck kayo masyado kay Malamang Alice po. Eh, talaga pong nagulat po talaga. Your Honor, Madam Chair, sabi niyo po, hindi niyo kilala, hindi kayo nanonood, pero ngayon nahiyaho kayo na pababain siya doon sa sasakyan. Gabi na ho yun, Attorney Galicia. Attorney Galicia, yung pong inyong ninotaryo nakalagay po doon sa notaryo, Madam Chair, and I hope we can put it into the records of this committee. Ang nakalagay po doon, yung pong mga salitang subscribed and sworn before me. Uulitin ko po, subscribed and sworn before me. Yun po yung nakalagay sa dokumento, Madam Chair. And for the record, nagnotaryo po kayo, Attorney Galicia, na sinasabi nyo hawig kasi at hindi po sworn before you. Parang magkaiba po yun, Attorney. Mag-interject si Sen. Sherwin. Actually, sunod na nakalista pagkatapos ng chair sa order of questioning at pinaka-pasensyosong naghintay. Tanong kay Attorney Galicia rin. Sagot na lang po yung tanong ni Senator Joel bago. Akala ko interjection dun sa tanong ni Sen. Joel. Pakisagot muna, Attorney Galicia, and then mag-interject si Sen. Sherwin. Pwede ho bang ulitin parang na ano po? Kasi ho, nakalagay po dun sa dokumento niya, sworn, subscribe and sworn before you. Pero sabi niyo nung una, hindi kayo sigurado at parang kahawig lang, pero may binanggit din po kayo, kaya kayo nahiyang pababain dahil si Mayor Alice Go nga yun. So which is which? Actually, pareho po eh. Ano ho kasi talaga eh, nagulat po talaga ako sa kanya eh. Yun naman pong subscribed and sworn is, sabi ko nga po sa inyo, nawala na po ako ng ano eh, nawala na po ako ng, parang nagulat po talaga ako dun sa nangyari eh. Attorney Galicia, bago mag-i-interject si Sen. Sherwin, hindi nga ba mas importanteng siguraduhin yung identity nung nagpe-presenta sa inyong Alice Go? Dahil
sa lahat ng issue sa kanya? Tama po. Naintindihan ko po yun pong sinasabi po ninyo. Pero sabi ko nga po sa inyo, at that point in time, hindi ko na po naisip yun. Madam Chair, just to put on record, Madam Chair, magkaiba po yung sinasabi ni Attorney Galicia. Itim at puti, hindi po talaga pwedeng pareho. Hindi po pwedeng pareho. No? Kaya, unfortunately, Attorney Galicia, I would also remind you na in the 18th Congress, dito po sa Senado, we passed Republic Act No. 11-594 na nagtataas ng parusa sa perjury. I just want to put that on record. Thank you. Salamat, Sen. Joel. And one last bago si Sen. Sherwin. Briefly, niretain nyo ba yung, may niretain ba kayong kopya nung ID na pinresent? At pinirmahan ba ni Alice Guo na yan yung notarial book ninyo as required by the rules? Wala naman pong pinapipirmahan ako na libro para po sa... Hindi ba rules po yon? Pag tiningnan nyo po yun pong form na sinasubmit namin, wala naman dun pong format na nakalagay na kailangang pumirma ang nagpanotaryo. Ido-double check ko po yan, Attorney Galicia. Madam Chair. Could we, and before I call Sen. Sherwin and Sen. Grace, DOJ, can you speak on that? Hindi nga ba rules na pag kami, kahit sino pong tao nagpanotaryo, pipirma sa notarial book? Yes, Madam Chair. May rules ang Supreme Court specifically para sa mga notaryo. At naalala ko, meron talagang requirement doon. No? May mga safeguards to. Kasama doon sa safeguard yung, yung evidence of identity, which is the ID. No? Hindi na pwedeng sedula lang. No? Kailangan ID talaga. Current ID, government issued, may pirma at may litrato ng may hawak na ID. At bukod doon, isa din sa mga safeguards yung pipirma mismo sa notarial book. Yung nagpanotaryo. Hanapin namin ngayon yung specific provision at sabihin namin mamaya. Thank you so much, Yusek T. Sen. Sherwin and then Sen. Grace. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Joel at ni Senator Risa. Nasabi niyo, Attorney Galicia, na si may tumawag ho sa inyong isang certain Alan na kasama niyo sa sa religion niyo ninyo. Hindi niyo rin humatandaan kung sino ito, itong Alan na ito. Tama po ba? Anong last name niya? Hindi ko lang po alam ang apelyido niya. Anong pero oras po siya tumawag sa inyo? Actually po, ang tumawag sa akin, sekretarya ko. Sekretarya niyo ang tumawag na po sa inyo? Na naghihintay daw po sa law office. De, sino ho ang tumawag sa inyo? Si Alan o yung sekretarya? Yung sekretarya ko po. And then, Sen. Sherwin, meaning nasa labas na kayo ng opisina noon, then bumalik pa kayo? Oho, kasi ho, bumabalik naman po talaga ako ng opisina. Malapit lang ang bahay ko sa opisina. Okay, salamat Sen. Sherwin. Thank you. And then, si Alan ang tumawag sa inyong sekretary? Ang tumawag sa akin po yung sekretary ko na may naghihintay daw na magpapanotaryo. Si Alan ho, sino tinawagan niya? Tinawagan, wala naman po akong sinabing tinawagan ni Alan. Ang sekretary niyo. Ang sekretaryo ko po ang tumawag sa inyo. Kanina narinig ko, sabi niyo may tumawag sa inyong Alan. Hindi ho, ang tumawag po sa akin, yung sekretarya ko. Sino po ang tinawagan ni Alan? Wala po akong sinabing tinawagan ni Alan. Kanina ho, may Alan. Sino ang kausap ni Alan? Ay, baka wala po ako. Hindi po kami nagkausap nun. Paano inarrange ni nung Alan na kayo ay magnonotaryo sa dokumento Mayor Alice? Doon lang po sa office ko. Naghihintay po daw siya doon para magpanotaryo. Nag-walk-in po siya? Oo, nagtutok po siya. Okay, thank you, Sen. Sherwin. So si Alan, nag-walk-in sa inyong opisina at sinabi po sa inyong sekretary na ano ho ang sabi sa inyong sekretary? Magpapanotaryo daw po siya, hihintay niya daw po. Siya mismo, hindi si Alice Go? Wala naman pong sinabing Alice Go. Walang sinabing Alice Go? Wala pong sinabing. Siya ang magpapanotaryo at tumawag sa inyo yung sekretary ho ninyo. Anong oras po tumawag ang inyong sekretary sa inyo? Siguro mga ano po yon, mga alas 4. Alas 4 ng hapon. At sabi niya may magpapanotaryo at si Alan ang magpapanotaryo. Tama ho? Yun po ang sabi. Yung sabi ng sekretary niyo. Tama? Basta may naghihintay po sa akin na magpapanotaryo daw po si Alan. Okay. Ito ang sabi. At kahit ninyo ho kilala ito dahil ka-religion nyo, bumalik ho kayo sa inyong opisina. Kasi normally po talaga bumabalik po ako sa office.
Nang ano oras po yung nung bumalik po kayo? Depende po. Kasi nga po, kinukuha ko yung mga files na gagawin ko para sa kinabukasang hearing o kung ano mang mga pendings ko. Madalas po talaga ako, bumabalik po talaga ako sa opisina. Okay. At hindi nyo na nakita si Alan? Si Alice Guo na ang nakita nyo? Hindi, andun po siya. Tinawag niya po. Andun pa si Alan? Tinawag niya po ako eh. Hindi ko naman po lalapitan yun kung hindi ko naman na nakita si Alan. So andun pa ho si Alan? Mm-hmm. Okay. And kinuha niyo ho kung anong pangalan niya, anong apelyido niya. Siyempre, bigla nila, may walk-in na lang ho sa po, doon eh. Diba? Dahil nga po, nakilala ko na po siya dati. Pero hindi niyo ho tinanong kung anong apelyido niya? Hindi ko normally tinatanong. Kasi sa amin po, marami pong pagkakataon na makikilala mo yung mga kagrupo namin na hindi mo naman natatanong ko ng opinion. Ano ang sabi ho ni Alan? Hindi ho, obviously, hindi ho siya yung nagpanotaryo, di ba? Ano ang sabi ho sa inyo? Sabi po, may magpapanotaryo si Mayor. Yun lang ho ang sabi niya. Yun lang po ang sabi. At nung nakita nyo, narinig ko kay tanong ni Senator Risa, hiningi niyo yung ID. Binigay niya po yung ID. Driver's license po yun. Meron ho kayong photocopy ng ID na yun? Meron po. Nandun po. Kasama po dun sa dokumentong ni notaryo po. Kasama doon. Pero hindi nyo ho pinaperma si Alice Guo doon po sa libro? Hindi ko po napapirma sa libro kasi ang alam ko po talaga sa form na sinasubmit ko sa notarial section, wala naman po doon form portion na kailangan papirmahin po yung nagpapanotaryo. Dala nyo ba yung Xerox copy ng ID ni Alice Guo? Wala po akong dala eh. Pwede nyo ba hong sabihin sa inyong secretary na picturean at padala ho dito? Para po mapita natin. Sige, ngayon. Papadala ko po. Salamat sa Sen. Sherwin. Bago ko ibigay kay Sen. Duroy, if you could begin to walk us through that meeting, si Alice Guo ba ang mismong nag-abot sa inyo ng mga dokumentong panonotaryo niya? Si Alan po ang nagbigay sa akin nun. Okay, so yung Alice Guo, nandun sa sasakyan, binigay niya yung dokumento kay Alan, binigay nung Alan sa inyo. Sa akin, okay, and then, so paano nakapanumpa yung Alice Guo? Hindi na po siya nanumpa sa akin. Sir, attorney, lahat po kami, magpapanotaryo, kailangan po kaming manunumpa. So, hindi na nga po siya pumirma sa notarial book, hindi pa siya nakapanumpa. Okay, pagkatapos inabot nung Alan sa inyo, yung mga dokumento, pumasok kayo sa opisina nyo para inotaryo, tama po. And then, lumabas kayo ulit para ibigay sa kanya yung notaryadong dokumento na, tama po. Hindi na po ako bumaba. Kasi may mga ginawa na po ako dun sa office ko. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. So, paanong nakarating mula sa inyo dun sa Alice ko? Yung notarized dokumento? Kinuha po ni Alan. Yung Alan ang sumama sa inyong umakyat sa opisina. Siya na po yung nagbaba nito at you presume ibinigay dun sa Alice ko. Patawag okay natin po. Si Alan? Yes, madam. Yes, Sen. Grace. We will do that. Just, may misteryoso ako. Parang masyado namang alagang-alaga nyo yung Alice Guo na iyan. Hindi naman po. Wala po akong ganong intention. Intention is one thing, pero ngayon pa lang, parang may dalawang lapses na. Yung di pagpirma sa notarial book and then yung hindi pagpapanumpa. So, Madam, sorry. Madam Chair, just to put on record lang. And then I'll call Sen. Grace nga pala and then Sen. Nakalagay lang po, just to put on record, doon po sa dokumento, subscribe and sworn before me. Tapos binanggit po ng ating attorney resource person na hindi po nanumpa sa kanya. Just for the record. Yes, salamat Sen. Joel. So just before I call Sen. Grace and Sen. Duroy, during this hearing, Attorney Galicia, mukhang importante talagang tanungin kung ano yung sinasabi niyong relihiyon nyo. Kasi it's just a matter of fact. Tapos yung apelyido ni Alan, baka pwede nyo rin ipatanong sa secretary nyo kasabay nung pagpapadala nung kopya nung driver's license nung Alice Guo na hiningi ni Sen. Sherwin, yung apelyido din nung Alan. So, Sen. Grace and then Sen. Duroy. Thank you. First up, before I begin my questions, comments lang. Sa DOJ, kung katulad nito, nakita natin na may lapses yung ating notaryo. Parang hindi niya ginagawa yung
tamang proseso para magverifika. Ano ba ang penalty dyan? Nakakancel ba yung pagka-notary niya o abogado pa naman? Madam Chair, may penalties po dito sa Korte Suprema. Maaari po siyang ma-subject to administrative case sa Supreme Court na isa na sa mga paksa ng kaso na yun ay ang pag-cancela ng kanyang notarial register. But bukod doon, maaari din siyang humarap sa disciplinary proceedings. Kasi medyo mabigat po ang responsibilidad ng notaryo. Lalong-lalo na alam na nga yung mga issues na nangyayari, pero ang dami pa rin hindi nasunod na proseso. Ang tanong ko ay kay Sheila. Nakakaintindi ka ng Filipino? Opo. Oo. Nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo ni Alice? Opo. Okay. Naintindihan mo ba kung bakit ka hinuli? Naintindihan mo ba ba't ka na-deport at naibalik dito? Opo. Ano yung dahilan na sinabi sa'yo? Hindi tama ako labas sa Pilipinas. Dahil merong hold departure order. Ngayon, alam mo na hinahanap namin yung kapatid mo, right? Hindi po. Ha, hindi mo alam? Yun, hindi ko alam. Ba, hindi ka nanonood ng news? Hindi ba simula, kayo... Simula sa force healing niya, lahat ng news hindi ako focus. Okay. Hindi ko kaya. So, hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo? Hindi siya sabi sa akin. Pero nakatira ba kayo sa isang bahay? Hindi po. Saan ka nakatira? Sa Bulacan po. And yung si Alice? Nasa Batman po. So, hindi kayo nag-uusap? Hindi po. Pero magkasama kayo sa isang hotel sa Indonesia? Opo. Noong nagpunta kayo doon? Opo. Masasabi mo ba kung anong... Hindi kayo nag-usap? Bakit ganito tayo umalis ng Pilipinas? Huli na? Opo. Sino nagsabi sa'yo, halika sakay tayo ng bangka, ang barko papunta siya doon? Po. Siya po. Alice po. Anong sinabi niyang dahilan? Bakit kayo kailangan sumakay? Ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, sabahan mo ako. May pupuntahan tayo, sabi niya. Yun lang yung dahilan? Opo. Wala kang asawa? O wala ano? Pa po. Wala. Okay, hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot? Alam ko eh, dahil sa hiling. Alam mo dahil sa hiling? Opo. Pero hindi ka nagdududa na baka nagtatago siya, hindi? Ay, hindi po yung una. Okay. So, pagdating ninyo sa Indonesia, opo, anong hotel ang tinirhan ninyo? Halis Hotel. Ano? Halis. Halis? Halis Hotel. Okay, paki-submit na lang isulat kung anong pangalan ng hotel. Pagdating doon, naghiwalay na kayo? Hindi pa. Doon, 18 kami lumating. Doon, 19 o 20. Hindi ko sure kung alaw-alaw, 19 o 20 kami hiwalay. 19 or 20 kayo naghiwalay. Ngayon, nabanggit mo na hindi ka ba nagtaka bakit siya biglang nawala? Sabi niya sa akin, hiwalay muna kami. Wag daw ako marami tanungin, sabi niya. Yan ang sinabi niya sa'yo? Oo. So, anong perang mga daladala ninyo kung pupunta kayo doon? Wala ba siyang sinabi na dito lang tayo sandali, babalik ka rin ng Pilipinas? Walang ganon? Wala siya sinabi. So, ang iniisip mo, doon kayo sa Indonesia nang hindi mo alam kung gano'ng katagal? Opo. Nakakapagtaka yun. Ngayon, nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo, hindi ba? Hindi po. Sorry. Yung tatay niyo pareho o iba? Tunay tatay iba. Iba kami, yung tunay na tatay. Pero ang mga tunay na tatay ninyo parehong Chinese? Opo. Saan ka pinanganak? Pwede na akong sasagot kasi may kaso na po ako ito. Madam Chair, has she submitted to the committee the details of her birth already? We have a birth certificate, Sen. Grace. Ang problema lang, may false entry doon. Kasi sa birth certificate nakalagay, dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Oo. Pero kanina, sinabi nila,
Actually, hindi dito, kundi sa China ang pinanganap. Okay. Sa tingin ko, nadadamay ka, hindi mo siguro alam lahat, pero may mga alam ka rin. Pero lumaki kang close sa kapatid mo, hindi? Hindi po. Magkahiwalay kayong lumaki? Opo. Okay. That will be all for now, Madam Chair. Salamat, St. Grace. Before, just to clarify lang, can I just clarify lang yung sinabi briefly, niya? Briefly, please, kasi naghihintay si Sen. Doron. Kasi pinanggit ni St. Grace kanina, hindi kayo close ni Alice. Yung lumaki. Oh, hindi kayo close. Lumaki. Ano ibig sabihin nung hindi kayo close na lumaki? Yung malaki na ako at saka first time ko siya kita. Kasi Madam Chair, kaya ako binabanggit yon, naguguluhan po ako na hindi sila close, pero siya, si Alice ang nagdidesisyon para sa kanya. In fact, siya yung may hawak. Kasi po, ang intindihan ko po, ang sabi po di Madam, akong close pa kaming sa Dubaki. Sabi ko hindi. So ang ibig sabihin, hindi mo lang naintindihan, ang pagiging close, yung magkasabay kayong lumaki. Opo. Hindi kayo magkasabay lumaki. Pero close kayo kasi pag nagtitiwalaan mo sa lahat. Pero hindi kami sabay lumaki. So kailan mo siya na-meet yung sister mo, yung si Alice? Yung first time ko dito sa Pilipinas. Doon lang kayo nakita? Opo. Ni Alice? Opo. Oh, so paano kayong naging close kung first time lang kayo nagkita dito sa Pilipinas, hindi kayo pareho ng pinaglakihan na lugar, pero naging close ka mo kayo? Yung first time ko siya kita, 17 o 18 years old na ako eh. Mm-hmm. Ngayon 14 ha eh. Oh, tapos naging close na kayo noon? Opo. Nung magkita na kayo? Kahit na hindi kayo pareho ng bahay na tinitira? Opo. Naging close kayo? Okay. Thank you. Salamat, Sen. Jewel. Sen. Doroy. Thank you, Madam Chair. Sheila, totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Alice kaya alis kayo? Kapatid ko eh. Oh, so hindi mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sasakay ng bangka papuntang Malaysia na may eroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na punta Malaysia. Oh. Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. Tapos, hindi ka nagtanong, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, yun, lipat ng malaki? Doon sa, naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ha? Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Huwag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung unang talaga ko. Bakakala mo kung ano yung ginagawa ni Alice ko sa committee na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na sasagutin. Kasi you are lying. Una talaga, hindi ko alam. Yung Makinig ka! Makinig ka! Ha? Huwag mo kami lukuhin dito! Hindi po. Ha? Niluloko mo kami! Hindi po. At klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo! Tell it to the Marines! Huwag mo kami lukuhin dito! I will not move for your contempt. I will not move for you to be cited in contempt. Ako lang, nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluloko mo kami dito sa committee. Ha? Hindi po. I am not asking your answer. I'm just stating the facts. Ha? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Hindi po. Ha? Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Attorney Galicia. Yes, Your Honor. Ako, just to set the record straight, Mr. Madam Chair. Klarong-klaro, Madam Chair, sa pandinig ko, kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril, dinig na dinig ko sinabi ni Attorney Galicia kanina na tinawagan siya ng certain Alan. Tapos ngayon, nung sinabi na niya ngayon na dinay na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na tumawag sa kanya,
nagbago ng statement niya na ang tumawag doon sa kanya, sekretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan ang tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz, lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok ng first name lang, may last name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong family name ni Alan, nagbago ng istorya mo. Sabi mo na, nagtawag sa iyo, yung sekretary mo. Dinig na dinig ko, attorney, kahit i-playback natin yung recordings dito. Sinabi mo kanina, kay yung tanong ni Senator Joel o ni Senator Risa, na may tumawag sa iyo, Alan, huwag tayo maglukuhan dito dahil nakakahiya na, puro tayo lukuhan dito. Ayusin natin ito. Attorney, you are facing a committee na nag-imbestiga. So, are you holding on to your second statement na hindi si Alan tumawag sa'yo? Opo, ipiplay ko yung recording dito. Hindi po talaga, Senator. In fact po. Pero sinabi mo kanina na si Alan ang tumawag sa'yo. Hindi po talaga siya tumawag sa akin. Kumsik, Madam Chair, baka pwede natin ipagawa. Yes, baka mamaya lalabas ako ang nagsinungaling dito kahit na may kabingihan ako. Comsec, para lang mapalagay ang loob naming lahat, no? Paki-provide sa amin yung portion na yun ng transcript. Yes, kung ano ang sinabi ni Attorney Galicia tungkol dun sa pagtawag nung Alan sa kanya. At saka, if I may interject, Senator. Attorney Galicia, kanina nabanggit ko, no, importanteng malaman ano yung sinasabi mong karelihiyon? Kasi para sa akin, matter of fact lamang yon. And may information ako na pinag-usapan na rin naman sa social media. So, mahalaga talagang itanong. Para hindi na pag-isipan pa o pag-usapan pa. Tsaka hindi naman ibig sabihin na endorse ng ninumang mga religious groups natin dahil iba't iba tayong relihiyon ang kung ano-anong mga gawain. O yung iba, oo. So, it's just a matter of fact. Kaya, pending question ko pa rin sa inyo ngayon. Yun, Attorney Galicia, yung sinabi niyong karelihiyon, ano bang relihiyon iyan? And, dagdag, ano nga ba yung apelyido ng Alan? Tulad din ng tinatanong ni Senator Roy. And, pati ano bang telephone number nila? Senator, hindi ko nga po talaga alam ang apelyido po ng Alan. At wala po naman akong phone number niya. At ang tumawag po talaga sa akin ay ang sekretarya ko. Kung nagkamali man po ako, namin yung transcript niya. Sige po. You were saying, kung nagkamali man kayo... Kung nagkamali man po ako siguro kanina sa pagsasalita, kasi nakaka-tense po kasi yung nandito ako at nagsasalita sa harap ninyo. Mas matitense ako, attorney, kung hindi nyo sasabihin lahat ng totoong sagot sa aming mga tanong. Opo, pero hindi po ako nagsisinungaling. So, ano nga po ba yung sabi nyo magka-relihiyon kayo ni nung Alan? So, ano ba yung relihiyon nyo na sinasabi nyo? Or kung gusto nyong isulat na lang sa chair and then isasabihin ko sa mga kasamahan ko or babasahin ko ba? I mean, ako, katoliko ako. Pag ako nagkasalanan or kung gumawa ako ng krimen, hindi yon sinasang-ayunan ng simbahan at Santo Papa. Madam Chair. Yes, Senator Roy. Just for the record, basta sigurado ka, Torne, hindi Kingdom of Jesus Christ, ha? Hindi kay Buloy. Hindi po. Ah, okay. Yun pala. And in fact, Senator Roy, kahit lahat ng KOJC, hindi ko nilalahat. Madam Chair, may Joel, I just pound on what you are saying? Kasi ho, Attorney Galicia, baka kasi akalain ang lahat, kahit banggitin na po, lalo ngayon na parang nagkaroon ng lull bago banggitin yung relihiyon, wala akong kinalaman yung relihiyon na sa anumang gagawin po natin dahil sariling desisyon po natin yon. Ngayon, pag hindi nyo po sinabi rin, yun ang magiging dating kasi sa taong bayan na parang pag ganito yung relihiyon, ganito yung gagawin. Hindi po ganon. Kaya paulit-ulit po nating sinasabi yun, walang kinalaman ng anumang paniniwala o relihiyon dito dahil sa huli, ang bawat desisyon na gagawin natin, the decision we make dictates the life we live. So,
Yun po yun, no? Tayo yung nagdidesisyon sa bawat desisyon natin. Walang kinalaman yung relihiyon. Salamat, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Attorney Galicia, familiar po ba kayo sa Diario Arangkada? May Opo. Role ba kayo doon? Meron po. Okay, so familiar. Ano pong role nyo doon sa Diario Arangkada? Ako po yung publisher nun. Ah, okay, publisher. So, parte po talaga kayo sa Diario. So, bakit yung sinasabi na di kayo updated sa balita? Hindi ba Arangkada dapat up to date? Hindi ba kinocover ng Diario Arangkada itong mga pagdinig namin tungkol kay Alice? Inexpect ko na po na yun po ay sasabihin po ninyo. Yes. Pero sa sabi ko nga po sa inyo, I'm just trying to be truthful po sa pagsasalita di ko dito. Pero sa totoo lang po, hindi ko po talaga alam na may warrant of arrest siya. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin, pero yun po ang totoo. Well, mahirap po sa publisher ng Diario Arangkada. Kung Diario Atrasado, maniniwala ako na hindi nyo alam na may warrant of arrest po sila. Attorney, lumaki daw si Alice Guo sa farm at nakatira sa Tarlac. Bakit kaya sa Bulacan pa po siya nagpanotaryo? Yan po. Alam ko po, tatanungin nyo rin po yan. At ang sagot ko po ay hindi ko po alam. Eh, sa lahat naman ng notaryo sa Bulacan, bakit kayo pa po ang pinili niya? No? Hindi rin po masasagot. Kung personal tinanong, po po, tinanong nyo ba siya kung sino nag-recommenda sa kanya sa inyo para maging notaryo niya? Wala po akong natanong na ganun. Ang sabi niya lang po sa akin, Alice na lang po, salamat po attorney at wala na pong gustong tumulong sa akin. Parang I wish that were true, pero hindi totoo eh. Mukhang maraming tumutulong na makatakas at kung ano-ano pa makagawa ng mga akusasyon laban sa kanya na di umano ay kanyang ginawa at dahan-dahan ay nagsasurface po kami ng mga ebidensya dito sa aming mga pagdinig. So, sinasabi niyo po lahat ito coincidence lang na si dinami-dami ng mga abogado at notaryo sa Pilipinas na kayo ang napili ni Alice Guo na maging notaryo sa kanya. Siguro po, Senator. Madam Chair, yes, hindi ko kaya dahil Attorney Galicia, dahil alam ni Alice Guo na magnonotaryo kayo sa kanya kahit hindi niyo siya kilala, magnonotaryo kayo sa kanya na subscribe and sworn before me kahit hindi siya nakaharap, kaya po siya lumapit sa inyo. Hindi ko kaya ganon. Hindi ko po yan alam, Senator. Pero siguro yun po yung dahilan. Ako, naniniwala po ako, yun po yung dahilan. Kasi ho, sabi nyo kanina, hindi nyo po siya kilala, pero kung hindi nyo po kilala, di dapat ho, mas lalo kayong mas maingat dahil gusto nyong malaman yung katotohanan dahil hindi nyo po siya kilala. But then again, hindi nyo po siya pinababa, nasa sasakyan po siya, hindi nyo po siya pinasumpa, hindi nyo po siya pinaglog doon sa inyong logbook, at binigyan nyo siya ng special treatment, kumbaga, attorney. Kaya para sabihin po na usual lang po, hindi po usual yung nangyari po dahil hindi nyo po ginagawa ito lagi-lagi doon po sa inyong opisina. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. At Attorney Galicia, may isa pang bagay na namimisteryosohan ako tungkol sa pagpapanotaring ito. Ayon sa isang interview sa isang opisyal, sinabi mo na hindi nyo siningil si Alice Guo para sa ibinigay niyong serbisyo. Ano po yung dahilan na inilibre niyo siya? Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang po siya talaga nasingil. Paano po nangyayari yun? Naku, sir, ang mga abogado, mga profesional, masinop, di ba? Ayan, may mga nagwo-walk out na po at hindi na nakakayanan. Paano po nangyari na nalibre po ninyo siya? Meron po bang sumagot na sa pagbayad sa pagpapanotaryo? Wala naman pong nabayad talaga. Wala. Paano po magsusurvive ang bawat firm or opisina ng mga abogado o notaryo kung hindi po masinop, no? Kahit sa ganitong... Marami po ako actually nanonotaryong wala namang bayad. Okay, pero dito kami pinaka-interesado sa taong ito na ninotaryohan nyo ang mga dokumento na hindi nyo pinasumpa, hindi nyo pinapirma sa notarial book, hindi nyo pinababa sa kanyang sasakyan para umakyat sa opisina nyo at nalibre nyo pa sa huli. At inuulit ko po, Attorney Galicia, yung hiling ni Sen. Grace, hinihiling na rin po ng chair, paki-submit
in writing, kahit sa comsec namin, yung inyong sinasabing relihiyon, na magka-relihiyon kayo ni Alan. Tungkol pa rin sa notarization ni Attorney Galicia Yusek T., ano po yung mga epekto nitong parang irregular na notarization sa mga filings ni Alice Go? Ang interest ko dyan, ibig sabihin ba, mas bibilis ang pag-andar ng mga kaso? May hearing po tayo mamayang hapon para sa preliminary investigation. 2 PM ang schedule. Isa sa mga pag-uusapan na doon sa hearing na to ay ang status ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit ni Alice Guo. Ipapaubayan na lang namin sa prosecution panel kung anong magiging pasyan nila dito. Pero para sa akin, matimbang tong mga nabunyag dito ngayon, ano, na may problema tayo sa pagnotaryo ni na pagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Guo, at bukod doon, galing sa kapatid niya mismo, nakasama siya, kasama si Mayor Alice na lumabas ng bansa. Salamat, Yusek T. Nako, alas dos pala yon. I hope hindi nyo kailangan puntahan yon kasi okay, malapit na po kayong mahuli kung sakali. Sige,